Yo, what's up mga boss? Again, it's Eric Motobike. Welcome back sa aking YouTube channel. For this video, andito tayo ngayon sa budget bike dahil meron ako sa inyo isang ipapakita na isang MTB. Ayan, na baka swak sa budget nyo ngayon mag-December, no? Okay, ito si budget bike sa mga bago pa lang sa aking channel is located to dito sa Diamond Village, Imus, Cavite. Malapit lang sila sa Golden City at Wasable naman yung kanilang shop. Ilalagay ko sa description below yung link ng kanilang Facebook page at ipindutin nyo na lang yon at andoon yung kanilang contact number sa mga gusto mag-inquire. Ayun. At syempre pwede nyo rin itong ma-order via Shopee. May Shopee store din sila. At syempre pwede nyo puntahan dito or pwede nyo ipa-deliver COD sa pagkaalam ko. Okay. Ayan, kaya start na tayo dito sa MTB. Alright mga boss, hindi na natin patatagalin dahil ito na sa GT Aggressor sa harapan natin. No? Alamin natin yung specs. At syempre yung presyo niya, yun ang pinaka-importante. At baka ito ay isa sa mga pwede nyo pagpilian ngayon magdi-December. Ayan. Okay. Start tayo ngayon dito sa kanyang frame. Ayan, isang mabilisang review dito kay Aggressor. No? Ayan, gray, glossy. At may mga combination siya rito, mga blue. Ito, nakapangalan dito yung Aggressor. At ito yung GT. Okay, at dito naman sa mga nakapangalan sa kanya is Expert. Yan yung frame size, extra small. At may lagayan siya rito ng bottle holder. Siyempre, aluminum yan. At dito, straight tube lang dito sa kanyang head tube. At ito ay naka triple triangle design na rin. Ayan. Maganda na rin. Yung sa welding niya is, yan is matibay. Yan yung mga ganyan. Hindi siya makinis pero ayon sa ano, is matibay yan. Meron pa rin siya rito isang tornilyo siguro sa, tawag dito? Sa fender siguro, pero alam ko ito sa fender, may tawag dito yung pinaka carrier, no? Okay, dito naman sa kanyang drop out, pagdating sa kanyang drop out is naka quick release na rin. Ayan, dito sa may kanyang seat stay is may mga bridge, mayroon pa dito yung may mga yan, ano pa, sorry. May mga nakapaduyan pa. At syempre sa bottom bracket shell niya is threaded type. Ayan dito, threaded type pa yan. Okay, wala pa to sa tono kaya hindi natin masyado maiikot, no? Okay, pagdating naman sa kanya yung ano, kable is lahat siya naka-external. Ayan, nakadaan dito sa ilalim. Ayan. Okay, at dito naman sa kanyang seat clamp or dito, tama, ay parang 27.2. Ay, ito ka to seat ano niya, itong pinaka-seat post is 27.2 ang laki niyan. Okay, yan, naipakita ko na sa inyo yung design ng kanyang frame at yung size. Ulitin ko lang, extra small. Ayan, bagay na bagay ito sa mga katamtaman ng taas, ano. Ayan. Alright. Punta naman tayo sa wheelset. Sa wheelset nito is naka WTB na siya yung brand. Ayan, WTB Ranger. 27.5 to 0.25. Ayan. Sa rim naman, makikita rin natin WTB na rin. Hindi lang ako sure kung double wall, no. Disc brake only. Yan mga naka-ano rito. Ayan. Maganda na rito. Alloy na rin to. Tapos, itong kanyang spoke is stainless. Ayan, stainless na yan. At sa kanyang hub is alloy na yan. Pares lang yan sila sa unahan, mga boss. Ayan. Eh, pakita ko na sa inyo yung gulong at yung rim niya, no? Yung pinaka wheel set. Dito naman tayo sa drivetrain setup niya is naka 3x8 speed. Ito. Itong kanyang sprocket is cassette type 8 speed yan. Naka 11. Shimano yung brand. Hanapin natin yung number. Medyo maganit ikutin, no? Eh, hindi ko masyado maikot. Tapos yung tunog nito is ano lang, smooth lang siya. I think mga 32 or 34. Mga ganun lang naman yan. Hindi naman lalayo yan sa ganun, no? Ayan. Okay. Cassette type. Tapos dito sa kanyang RD, ayan, makikita natin. Tornity TX Shimano. Pa-Shimano na siya. Ganun din dito sa kanyang ano. Dito naman tayo sa kanyang ano, tawag dito, plato, no? Or chainring. Naka 3x. Square taper. Ayan. Bottom bracket silk bearing at pagdating naman dito sa kanya ring FD is torni na rin. Ayan, torni na rin. Maganda na rito. Alloy to, tong ano niya na to. Tong kanyang arm. Ayan, alloy na rin. May haba siyang 170. Ayan, nakita ko rito, no. Ayan, 170. Kasakadena yung brand Z lang yung nakatatak. Ayan. Okay, ayan, napakita ko na 3x8 speed si GT, no. Sa kanyang drivetrain. Dito naman tayo, gawin naman tayo sa kanyang handlebar or cockpit. Yung brake set na ginamit sa kanya is Tektro. Ayan, yung hydraulic Tektro yan. Ayan. At dito, ng Seri Shimano, sa kanyang shifter, ayan, may mga indicator. Pakita ko sa inyo. Ayan, entry,
and 8 speed. Ayan. Kabila. Siyempre, alloy na rito handlebar. Ang haba nito, mga 70 yata to. Hindi ako sigurado. No? Pasensya na kayo. Hindi, ayan, no? Eh, wala kasi tayo metro, pero mga ganun, mga 770. Ayan. MM. Ito naman, alloy na rin itong stem. Ayan. Dito sa mga kanyang ano rito, may nakatatak na rin GT rito. No? Dito, hindi ko lang sure kung ano to. Karadalasan kasi pag sa ganito, is ball bearing pa yan. Yung mga bearing dito. Hindi ko sigurado kung tawag dito, kung silk bearing. Ayan. Okay. Ayan. Dito naman tayo sa tinidor. Naipakita ko na sa inyo yung mga ano niya dyan. Dito naman tayo sa tinidor. Sa tinidor naman ito, naka XC, ano to, M30. XC M30 na Santorno. Ayan, 27.5 wheel. Yung travel nito para walang 100, eh. parang mga 90 lang yung travel nito. May manual lockout na rin, preload. Ayan, ito yung ano niya, Arco and Corona. Ayan. Okay na, quick release na rin syempre. Pakita ko na rin sa inyo yung dry, yung ano niya, yung brake set niya rito, yung sa pagdating sa disc naman ito is 160 mm. Ayan, quick release. Electro yung caliper niya, post mount. Okay. Doon sa likod is ganun din, naka IS international standard yung preno niya, post mount din. Ayan, ito yung quick release niya, 160 mm din yung size ng kanyang rotor. Ayan, pakita ko sa inyo rito. Ayan, oh, silk bearing. Ayan yung kanyang bottom bracket. Okay, sa ano naman ito, ito yung pinagsamang plastic and bakal yung kanyang pedal. Ito yung bakal, single bolt yung lock. Ayan, at pagdating sa kanyang ano, pagdating sa kanyang saddle is GT na rin yung brand. Okay na rin. Maganda na rin, malambot na rin. Alright. Okay. Sa presyo nito, ayan, makikita nyo na rin siguro. No? Sa presyo nito dito is 27,000 pesos. Yan sa cash nyo. Ayan, 27,000 pesos yung cash nito dito sa ano, budget bike Cavite. At meron pa ito isang ano doon, may isang klase pa turon na medium, medyo mas mura yun. Kaya lang ang preno nun is manual, no, mechanical, I mean, mechanical. Papakita ko sa inyo doon sa loob. Papakita ko rin sa inyo doon sa loob, papakita ko pa rin sa inyo sa loob nila kung ano yung mga ino-offer nila, mga MTB and road bikes at yung ano-ano pa mga accessories, no. Kaya ayun, ulitin ko ang presyo nito, 27,000. Ayan, dahil pumunta tayo sa loob, pakita ko sa inyo yung mga stock nila ron. Okay, okay, dito yung sa harapan nila, ito yung mga ino-offer nila rito mga bike. Ayan, mga magkano na lang to, 4,500, mga steel yata to. Tama boss, steel to, no? Ayan yung mga ano nila rito, mga steel bike. Ayan, 4,500. With ano ba yan, yung mga ganyan, may previous ba yan, sir? Anong okay, may 5 previous siya. Yun yung mga tao dito, mga gloves, mga ganyan, mga tao dito, chain protector. Yun. Tapos, mga tube mask. Ayan. Okay, naipakita ko na rin sa dati kong video. Ilalagay ko rito sa screen. Pasok tayo sa loob dahil ando pa yung iba nilang mga stock na tao dito, mga bike. Okay. Ayan si Mamshi. Ayan. Ito yung mga may viper sila rito. Yung mga MTB. Itong mga ano na to is mga MTB. Ito yung mga pang babae. Ito yung mga medyo mabababa, no? Viper. Ayan si Stella. Ayan. Ang mga presyo nito dito is 7,500. And then, ito yung si Stella is 7,000. Yeah. With previous din yan, helmet or yung 5 pirasong ano pa, mga head tube, mga ganon. Mga pang ano. Para ipakita ko na rin yan sa dati. At ilalagay ko pa rin ulit dyan sa screen. Okay. Ito yung mga ano nila rito, mga available nila, mga stock ng mga MTB. Available ba, ma'am, si mga 26, 27, 29? Ayan, available sa kanila. At pagdating naman sa road bike, andito naman sa kaming kabilang side. Ayan, si Spanker Bolton. Available yan dito. 11,500. Siyempre, with previous yan. At pwede nyo yung mabili yan sa kanilang Shopee or COD. Ma'am, si tama ba ako? Yes. Ayan. At siyempre, credit card. Ito, si Phoenix. Ayan, yan yung mga brand ng mga binibenta nila rito, mga road bike. Legend. W, ano ba to? MDS ba? Tama ba? MDS, ito. Ayan, tapos Asbike, ito. Okay, Beta. Siyempre, hindi mawawala si Beta. Ayan, si Beta na road bike at yung Feathertail and then si Beta Half Moon. Yung ito, sila yung nag-sponsor sa atin ng Beta Half Moon. Yun yung mga pinambabiyahin natin sa long ride. Kaya ako na magsasabi sa inyo, sobrang sulit si Beta Half Moon. Kung Beta Half Moon ang kailangan nyo dito sa Budget Bike Cavite, ayan, tawag na kayo sa kanila. Okay,
Si Stallion din pala yan, available dito. Yan yung halos alloy to. Ang price lang dito ni Stallion is 11,990. At syempre mga helmet. Ay, aray ko, nakutungan pa ako. Ayan, ito, mga helmo. Ayan, available din dito yung mga accessories nila dito. At ito pa yung iba nila rito, mga MTB. Ayan, di ko na sa inyo babanggitin yung price. Papakita ko na lang yung mga brand nila. Mga Colt. And Keeper Beta na MTB rin. Ayan, si Pinewood. Okay. Trinks, syempre, si... ano ba to? T-Ridge or Tyridge. Ayan. Dito naman sa kabilang side, ganun pa rin ito, mga 29er. And dito sa mga 29er, sila Viper and Gomax. Ayan. At sa mga Pax Eye, Viper, and Spunker, Pinewood. Ayan. Ito yan sila. Ayan. Pero mamili kayo rito ng gusto nyo mga MTB dahil dito halos is kompleto. Sa mga 27, 26, gumagamit yan, 27 and 29er. And road bike. Ayun. Yung inano ko sa inyo kanina, yung pinakita ko sa inyo kanina na isang GT, yung... binike check natin, no, ni-review natin, is yun ay naka-hydraulic. Ito ngayon, ito naka-BT na to, hindi ko na sa inyo, hindi ko na ibababa, pero papakita. Halos same lang din naman sila ng specs. Ayun, ang pinagkaiba lang nito is sa preno. Ito ay naka-mechanical, at yung binike check natin is yun ay naka-hydraulic. Ayan. Ito siya. Siyempre, alloy yan. Alloy frame. And then, yung price nito is 20, mas mababa siya, no? 21,500 pesos. Ayun, pasensya na kayo kung medyo dumadaplis-daplis yung aking camera kasi cellphone yung aking gamit, hindi na itututok. Ayun. Siyempre, quick release din yan. Yan, ito, quick release. Ito yung gulong niya and yung kanyang gamit sa kanyang rim is Altera. Ayan, Altera. Ayan, may isa pa sa ditong kulay, ito. Ayan, may kulay red dito, yung aggressor. Ayan, nakasantor din siya ng fork. Ayan. Siyempre, naka-triple triangle design din siya. Ayan. Okay. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, mga small part and mga accessories and mga tire. Ayan, available din yan dito sa budget bike, siyempre. And mga inner tube and handlebar. Ayan. Siyempre, mga ito, may mga ano pa sila rito. Mga ragu-ragu sa pa ng mga spoke or rayos. Ayan, mga battle cage. Ayan, mga dito, mga sa... atas, gloves. At... tawag, isa pa rin ang tawag dito, jersey. Ayan, mga bora. Ano lang yan dito, mura lang yan dito. Ay, mga XL, ito yung medium, yung mga sizes nila rito. Magkano na nga ito, ma'am, si mga ano nyo, mga... 250 na lang. Ayan, 250 na lang pala. Ayan, jersey. Jersey, 250. Okay, mga boss, ipakita ko na sa inyo yung specs ni GT. Okay, at naipakita ko na rin sa inyo yung mga stock nila rito, yung mga available nila, MTB and road bike. Ayan, sa mga gustong bumisita dito sa kanilang shop, ayan, located Golden City, Imus Cavite, Diamond Village. At visible naman yung kanilang shop. Ilalagay ko sa description below yung link na kanilang Facebook page. Pindutin nyo na lang yun. Ayun, at makikita nyo yung contact number. Pwede kayong kumontak. At syempre, sa mga bago pa lang din sa akin channel, pwede kayong bumili sa kanilang shop store. Ayun, Budget by Cavite, type nyo lang din. At ilalagay ko rin yung link sa description below. Okay. At hanggang dito na lang yung update natin dito sa budget bike. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na mga bike check, visit, at yung ano-ano pa, long ride, short ride, at yung ano-ano pa. Ayan. Keep safe everyone and God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Peace out. See you next vlog.